from Marga Diaries, and today pag-uusapan natin ang favorite insect repellents ko dahil nga maulan na ngayon. So I haven't really done any top favorite insect repellents or mosquito repellents here in my channel, and highly requested to dahil nga maulan na, and pabalik yata yung ano, pabalik yata yung bagyo ngayon. I'm filming this July, ano ngayon ate? July, check. I'm filming this 24. Ayan. I'm filming this July 24. So, alam niyo na tatlong araw na tayong maulan ngayon. At sure ako, pag tumila na naman yun, pag medyo moist-moist na yung area natin, magkakaroon na tayo ng lots of mosquitoes. So, we're gonna talk about my top favorites insect repellents in this video. So, ito talaga yung mga nakita kong approved talaga sa akin na mga bug sprays. Actually, tatlo lang sila. Tatlo lang yung ginagamit ko. And the first, ang pag-uusapan natin is the Bite Block Naturals. Yes, this one is the citronella one with eucalyptus. Meron yata yung parang plain, but this one is perfect. I think much more lighter yung scent for me. Eh, hindi ako masyadong mahilig sa citronella. And of course, yun yung main ingredient para sa mga insect repellents natin. I super love this kasi wala tong DEET. DEET. So, maganda siya sa balat at hindi siya magiging harmful sa anak natin. What I love about this, it's a spray. Dala lang. Ayan. And spray kasi siya. So, I super love it. Madali siya i-spray sa damit ng anak mo. Hindi siya runny, saka hindi rin siya oily. Alaric doesn't mind the scent of this. Sobrang effective to. And this would actually last 2 to 4 hours. Hindi siya masyadong, yun naman parang medyo con nito. Hindi siya masyadong naglalast ng mas matagal para sa akin. And also, hindi lahat ng tao gusto yung amoy ng eucalyptus with citronella. But for me, it's much more lighter than the actual citronella. Citronella kasi medyo potent siya. Naamoy nyo ang citronella sa aceite de manzanilla ng mga baby ninyo, mga ganyan. But for me, I prefer the one with the eucalyptus. You can buy Bite Block and Shopee, also in Lazada. I'm gonna link them down below kung saan nyo sila mabibili. So, ayun, I love Bite Block citronella spray with eucalyptus. Next is Control Freak, the one with the lavender one. Marami silang mga amoy, but I'm gonna show you here, that's the Control Freak, the one in the violet one. Gusto ko yan for my son nung infant si Alaric. I think I showed you guys that in my newborn essentials. I really like that. Ang nangyari with the Control Freak one is, sumali ako sa giveaway, tapos yun yung napanalunan ko, yung Control Freak. And then, since then, nag-repurchase ako twice already. What I like about that is, of course, it smells really, really lovely. Lavender scented siya. And ang base niya is not oil. It's more of like a watery one. And hindi siya painful. Hindi siya, pag na-spray mo siya, minsan kasi may mga spray na tipong parang stingy. Yun, it doesn't really have sting. It has less potency when it comes to smell. But napansin ko doon, nung nagpunta kami ng Tumigaraw, ginamit ko kasi yun nung nagbakasyon kami, nagtatagal talaga siya. For the Bite Block, it lasts for 2 to 4 hours. Yun, saka lang ako mag-re-spray after 6 hours, I swear. Saka lang ako nag-re-spray. Saka yun talaga, parang napansin ko, pag nilag-spray mo siya sa katawan or sa damit, naglalast talaga siya. The smell, not so much, but I think the potency really last long. I really like that. Sobrang, it was one of my go-tos talaga nung newborn si Alaric. So, those are my top 2 favorites. I really like those insect repellents. But yung isa sa pinakamasasabi kong gamit na gamit talaga namin is the Human Heart Nature Insect Repellent. Meron sila nung, I'm gonna show you here kasi wala sa akin dito ngayon. I think naiwan namin sa Quezon City. But yung itsura niya yung kulay green. Before yata, it was, I forgot na yung packaging niya before, but meron silang yung cream version, yung parang lotion version, and then meron silang spray version. For me, mas applicable sa amin ang spray. Napansin nyo naman na yata na talagang mga spray bottles yung gusto ko. Kasi syempre, si-spray mo na lang sa clothing, ganyan. Saka ayoko kasing nang nilolotionan pa kasi nag-leave yung amoy ng citronella sa kamay ko. So, I really like that. That one doesn't have
long lasting scent, same as kay Control Freak one. But yun, ang na-realize ko dun is, even if you don't reapply throughout the day, it still works. Saka napansin ko na talagang maganda siya, specifically sa skin, nakakalambot siya ng skin. Of course, dun kay Bite Block, yun sa Citronella one, maganda din naman siya kasi oil-based siya. But yun, napansin ko na really protected talaga siya. The scent of that isn't too strong, like I said. May dalawang version siya, and mas pinaprefer ko talaga yung spray versions. Also, out of the three, yun yung pinakamura. I think that's only like 120 pesos. I'm gonna correct myself na lang if I'm wrong. All of the items that I'm telling you guys today is pakikita nyo sa description ko para mabili nyo. It's available in Lazada, also in Shopee. And may special mention lang ako sa inyo na gusto kong banggitin is, you know yung mga patches? I don't know if that's sikat sa area nyo or what, but I discovered that because got a package from Bite Block, and then nakita ko yung patches. Usually, ang ginagawa ko is isang patch sa harap, tapos isang patch sa likod. Hindi naman siya ginagalaw ng anak ko. That is a stick-on patch. Papakita ko dito. Meron kami dito sa bahay. Medyo hindi ko lang alam kung saan nahanapin. But yun, sobrang gandang-ganda ko dun. The scent of that isn't really lingering, but it's there. Saka mahirap siya tanggalin, in fairness. Kahit nakut-kutin siya ni Alan, hindi siya masyadong natatanggal. So, special mention ko yun. But since ngayon, kailangan natin mas maging protected sa anak natin, yun yung mga mare-recommend ko sa inyo. The one that I highly, highly recommend right now is yung Bite Block. You can respray this kasi mura lang din naman to. I think this is like 160 for one bottle. You can respray this. Even if it doesn't last really long, okay siya sa akin because the scent of this really pushes away mosquitoes. At wala talaga akong nakikitang bites kay Alaric. Even if nasa 18th floor kami, pag naglalakad kami sa baba, mga ganyan, wala akong nakikitang bites kay Alaric whenever we use this. At kailangan ko talaga na protected yung anak ko. So, that's it mga babies. Comment down below kung may gusto pa kayong videos na makita sa channel ko. I know medyo nagsistay away na tayo sa diaper saka baby wipes reviews, but nagre-review pa rin naman ako nito. Mas gusto ko, medyo tinuturuan na kasi namin si Alaric to use the toilet and stuff. Hindi pa siya masyadong aware. Aware na siya na meron siya, dun siya umiihi and stuff, na nagpupupo siya. Pero nagsashy away na muna ako when it comes to diapers and baby wipes. Kasi puro yun na lang yun nasa channel ko. Nag-recommend kayo na mag-lifestyle vlogs ako, mga ganyan. I'm really trying. Hindi kasi talaga ako marunong, but I'm really, really, really trying. And you're asking like a day in my life as a mom. Yes, sige, tatry natin gawin yun. Medyo boring yung buhay ko. Huwag tayong masyadong mag-expect. But I'm still planning to do that. And also, mga babies, thank you so much dun sa mga mommies na nag-send sa akin ng message about my new YouTube video. I'm gonna link it down below. That video is mostly about mental health, self-love, and life purpose. I am microdosing magic mushrooms right now. I've been open about that. But yung sa mga mommies na nagsasabi that I'm brave, like that, alam nyo, I think it's not me being brave, but I actually found that it is something that helps me because I've been with antidepressants before, alam nyo na yan, and microdosing really helps me. That's why I'm advocating for it. And ayun, mga babies, thank you so much, and please don't forget to subscribe to my channel, hit the notification bell. Bye! Sa Philippines, actually, just ko, Lord, ulitin natin.